Maratón. Me cambié este maratón. ¿La quién? ¿Cuéntalo? ¿No? Si sabe usted en el poco más de tener, me dieron pan a mi hija. ¿Verdad? Hello mga kambadis, ngayon ay nandito na naman tayo sa aking rooftop garden. So nandito kayo sa aking puno ng bayabas. Kasi meron tayong isang puno dito ng bayabas at ngayon ay marami na siyang puno. Yan o. Okay, last 4 months ay nakapag-harvest tayo dito ng mga 4-5 pieces. So ito ay nakalagay lang sa isang malaking siya ganun kalaki pala. Medium size lang na pinaglumaan. So, mas malaki yung timba, mas maganda sana, no? Okay, so, ayan, meron tayo ngayon malamig-lamig mga ito. Malapit na mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, meron tayong 8 malalaking bunga. Actually, madami sana dapat yung bunga na yan. Kaya lang, sad to say, ay namamatay yung iba. Sobrang init sa taas dito. Kaya sana, hindi ka nililigan. Nakuhulog. Okay, kaya nangyiting. No? Actually, ay pinabalot ko to. Pinanggalan ko lang ng balot. Kaya ganyan siya. Hindi sila ganun kalalaki. Kasi medyo malaparami. And then maliit yung paso natin. So I suggest na mas maganda kung mas malaki yung paso. At dahil sila sa rooftop ito, ito ay matakaw sa tubig. Okay, so kadalasan ay ating 1 gallon every other 2 days ang dilig ko dito. So dilig ko lang kanina ng 1 gallon. Okay, so hindi ko na nilagyan ng butas-butas sa gilid. Kasi malakas na siya sa tubig. Okay, na-trigger kasi sila mamunga pagka once na mahinip. Maganda din pala dito sa bubungan ng bayabas. Okay, ayan siya. So, hindi sila ganun kalalaki pa. Chip size. Ito, ayan, pwede na to. Pag kinurot natin na bumabaon na yung kuko ng wala kay Port Effort. Ayan, pwede na yan. Ayan. Ito, hinog na rin ito. Oh, ayan o. Oh. Ah, pero pa pala isang nakita. Pang siyam. Okay, siyam pala. So, ayan, pwede na ito. Okay, wala lang po na. Ayan. Ayan. Okay. Ngayon ay titikman na natin. So may mga hinong na tayo. Okay, so may mga nilang-nilang na tayo. Actually, kaya na namang kainin ko lahat na ito kasi medyo malalambot na. Gusto ko lang yung medyo mas malambot. Pwede. Isa. Ayan. So mapapansin ninyo, hindi pa siya ganun ka hinog. Sakto na. Ano, pag once na binaw natin yung kuko natin, malambot siya na. Hindi na ganun mahirap kurutin. Okay. Tingnan natin kung masarap na ba siya. Maratong. Matamis na maratong. Ito mga ganyan yung variety ay. Lumalaki pala talaga ito. Pagka once na maganda yung paso, mas malaki. Mas ang ganda kung dahil sa lupa. Ay nakakalaki ito. Halalaki pa ito ng halos times to sa kanyang size pagka maganda yung pinaglagyan. Kunta lang.
sarap. Sinasabi ko sa inyo, pag malitinim, mayroon pang imagine sa loob ng isang taon, makaharvest ako ng 2 to 3 times ng ganito. Yung una harvest ko nito ay sa around 6 yata ang pito, then pangalawa mga 5. Last harvest ko pala nito is last 4 months. Last 4 months mga 5 pieces. Sa tosi kasi maraming na dalaglag kapag maliit pa lang sila. Pagka patanggal mo sa inyong balot o di kaya hindi naliligan, lalantoy, nahuhulog. Kaya yung ganito, habungan madalas ay kailangan talaga silip-silipin. Okay? Tap. Fresh from the stem. Tama mo tayo. After stem, siyam pala sila. Itong isa ay gusto o daba. At katago pa niya, hindi nasama sa bilang. Ayan o. Itong dalawa, ayan, pwede na to. Ito, pwede na to. Tortura natin medyo gastigas pa konti. Itong dalawa, ito, pwede na yan. Itong isa, medyo maliit pa. Natin, babalutin natin ulit yan. Kailangan talagang balutin kasi pag hindi natin binalot, maghihira tayo makakain ng walang sira. Yung mga fruit fly kasi yun kadalas ang tumutusok. Kung medyo malaki-laki na yung grabas kaya tiraw pa, tinutusok na lang fruit fly. Kaya pag mahinog-hinog na siya, may uuda sa loob. May mga larva na siya sa loob. Kaya magtante talaga na balutin. Mas maganda ang balot kung papel para protektado rin sa init ng araw. Okay? At speaking of balot, mga tatlong beses ko na yata binalot ito kasi pagkahangin-hangin at tanggal ang balot, pag malakas ang ulan ng hangin, kasama natatanggal ang lilipad. So balot ng balot. Okay. Hala. Thank you for watching. Bye-bye.